Ito yung Suzuki Gemma. Yan. No papers yan, 50cc. Depende na lang kung may mabibili kayong Suzuki papers na pang 50cc. Katulad ng mga ginagawa sa mga Dio. So yung mga Dio, ganun. Bumibili lang sila ng papers na Honda na 50cc. Heto naman yung Yamaha Aprio. Yan, nakatakip lang. Malikabok yun eh. Di nagagamit. So, 50cc rin. Wala rin siyang papers. And if ever na gusto nyong palagyan, pwede naman yan kung makakahanap kayo ng papers ng Yamaha na 50cc. Yung mga jug. And about naman sa Sniper, so gagawin ko na lang ng video kasi mahaba yung details nito. Ano daw yung specs. So pupunta tayo sa Clark, hanap tayo ng magandang spot para magawan siya ng video. Alright? Okay, nakahanap na tayo ng spot kung saan tayo pwedeng mag-vlog or mag-video nitong Sniper 150. Medyo lumakas na yung ulan. So, nandito tayo sa may Clark. Yan, sa mga may mga saradong building dito. So, nakasilong tayo dito ngayon. So, umpisaan natin. Sa mga nagtatanong, akala kasi nila version 2 yung Sniper. So, ito po ay ano, version 1. 2016 model na Sniper 150. And tamad kasi ako mag-type kaya video na lang. Masyadong madami kung itatype ko kung anong specs nito. So, 2016 model, registered po siya, and first owner ako. Alright? So, dun tayo sa mga details. Saan ba tayo mag-uumpisa? Umpisahan natin dito sa may head. So, kung mapapansin nyo, 2016 model pero iba na yung head niya. Ang brand nito is MVR1 and plug and play na lang siya. Tapos yung gagamitin mo na speedometer is yung stock. So yan yung speedometer. And odo is 12,173. Ano lahat ang meron sa part ng head. So yun, nakalagay dito, pina-carbon skinning ko siya. Yan. And then, heto yung switch ng mini driving light. Tapos, naka-Daytona handle grip. Kung mapapansin nyo, hindi yan stock. Daytona handle grip. Naka-CNC bar end. Alright? And yung brake niya is ano lang to, Shopee lang, Brembo copy. Yan, malaki yung tank nya. So heto yung brake nya. Okay, so tapos na tayo sa head and punta tayo sa part na to. Yung part na to, yung nilabas na Sniper 150 sa atin, may butas dito and ito is wala kasi ano to, Malaysian yung fairings na to. And then, yung buong kaha niya, binili ko yan, yung mga outer. Brand new from Yamaha, tapos, pinarepaint ko kay Noni. Kung mapapansin nyo, hindi siya basta-basta black. Heto siya. Black with parang crystal. Yan. So, kapag nailawan or naarawan, mas parang may sparkling effect. So yun, dito naman tayo. So kasama to, Malaysian basket. Alright, naka powder coat from Defy Custom. And pagdating naman dito, yung fender niya is Sniper 135. Tapos naka carbon skinning rin siya. Radiator cover, MX King. And then, heto yung mini driving light. Yung mini driving light, yung brand niya is M3 Pro.
Branded din yan. Nasa 1.3 or 1.5. Tapos, saan ba tayo? Yung gas tank. So, yung gas tank niya is, hindi na siya stock. 7 liters gas tank. And then, yung battery is Racing Boy. Naka-battery siya na Racing Boy. Ayan. Yung price ng Racing Boy battery ngayon, nasa ano na? 3.3. Tapos, punta tayo sa part na to. Grab bar. Which is, naka-carbon din siya. And yung bolts niya, iba-iba. Yung iba is stock. Yung iba, CNC. And yung iba is GR5 bolts. And then sa part na to, so heto yung taillight. Yung taillight is TST brand, original from US. Hindi siya Shopee. Check niyo na lang, may video ako niyan. And mini signal light, 'yan. Tapos yung fender is Malaysian. Bakit Malaysian? Kung makikita nyo or mapapansin nyo, meron siyang reflector dito. Yung stock, wala. Alright? Tapos, details naman, swing arm. Kinuha ko siya sa bagong labas na Sniper 155. And same yung mga caliper. So, kung mapapansin nyo, yung caliper niya dito is 2-piston. Yung doon, single. Parehong yan is galing sa Sniper 155 na bagong labas. Nagpalit and then binili ko. Alright. Brake hose. King drag. Yan. King drag brake hose. Tapos, naka-Racing Boy na. Ano ba to? Brake pump. Yan. Racing Boy yan. Then, pagdating naman sa pipe, naka-re-elbow siya. Tapos, high mount yan. Ito is, naka-paint siya ng medyo texture paint. Pina-paint ko yan kay Noni. EN Paint Works. And yung part na to, yung fluid tank, kung makikita nyo, isa ano na siya, rectangle. Nabili ko lang din sa Shopee. Yan. Shopee lang yan. About sa passenger peg, kung makikita nyo, may video ako nito. Ito yung Kawasaki C1000 copy or look. Yan, Malaysia din yan. Kabilaan. Tapos naka GR5 bolts. Yan, naka GR5 bolts. Then dito tayo sa part na to. Yung ano niya, shifting pedal, yan, hindi ka na sumisikwat kasi meron siya sa likod. Nabili ko rin to sa online. And then crankcase bolts, naka CNC. Bagong install lang yan, mga CNC. Ito ano to, yayamanin lang to, yayamanin bolts. So, kabilaan yan. Yan, naka-CNC. And then, yung oil cover is GR5. So, alam nyo naman yung mga presyo ng GR5 bolts. Punta tayo sa mags and gulong. Alright? So, yung mags niya, Racing Boy, parehas na 1.6. And yung gulong niya is 7090. 6080 sa harap. And bagong install lang to na Michelin. Yan. Ayan siya. Bagong install lang yan ng mga tires. Kung tingin nyo, meron pa siyang mga buhok-buhok. Tapos, naka hub and mild spacer. Kasi 4 holes yung harap. Yan. And then yung disc natin sa likod. Bago na pang sniper 155. Binili natin. And sa front is NK na 4 holes. Pareho silang naka GR5 bolts. Yan. Yung mga purple na yan.
GR5 bolts, GR5. And then yung axle nila is hindi na stock. Ayan. And sa front, ganun din. Hindi na sila stock. Nabili ko sa Shopee. Next is yung sprocket. So pagdating sa sprocket, kung mapapansin nyo, heto siya. Yan. Naka-alloy sprocket na 4 holes na may GR5 bolts na teal color. Yan. And yung kadena natin is RK. Tingnan nyo naman, malinis yan. And yung ating plunge is CNC. Hindi siya stock. Yan o. Kung mapapansin nyo, hindi siya stock. Tapos yung mga bolts, yan, CNC. CNC, ano pa ba? Okay. Yung kanyang clutch cable and gas cable is Racing Boy. Yan. Naka-Racing Boy na cable. So, price nyan is 1.3 sa online. Yan. Naka-Racing Boy yan. Malikabok lang. Then, mapunta tayo sa makina. So, adjustable siya na ano. Ano ba ang tawag dito? Yung manual na tensioner. Yan. Manual tensioner. Tapos, pagdating sa loob nito is naka-hyper clutch na UMA. Yung lining niya is 4S1M. Alright? So, yun yung details ng Sniper 150. And again, 65,000 kung interesado kayo. Complete papers, first owner, sagad na sa 65,000. Wala nang bawas yun. Yung mga scooter siguro mababawasan ko pa konti. Yung mga yon, no papers sila. Alam naman natin yung mga old school na scooter. Yung mga yan, yung iba, yung Japan Surplus, walang mga papel yan. Alright? Kung itatanong nyo, safe ba sa LTO, hindi ko masasagot kasi hindi pa ako na checkpoint ng LTO. So, ginagamit ko sila, pinangra-ride ko, pero never pa akong na impound or nasita. So, yun lang. PM na lang sa interested and ride safe. Peace!